Korean fairness ha, ang sarap ng kimchi na to ha. Hindi ako make sa kimchi pero marirecommend ko tong kimchi na to. Dahil nami-miss namin ng Korean food, umorder kami nito sa Korean Banchan! Ito nga pala yung ilan sa mga in-order namin sa kanila through their Facebook page sa pamamagitan ng aking kaibigan na si Ina Korea. Ilalagay ko na lang sa description box kung ano ang contact details ng aking friendy. Kung if ever na gusto nyo ring umorder sa kanya ay ito yung kukontakin nyo. Start na natin. Ilan sa mga in-order namin ay ito. Nandito yung cheesy tteokbokki. Sa ito yung cheesy tteokbokki. Sarap na itsura, no? May yan. Pa-egg. Oo, may pa-egg. Gusto nyo yan, di ba? Egg. Mahilig kayo dyan eh. Meron din kaming tuna kimbap. Ito yung tuna kimbap. Then, kasama sa in-order din namin itong puto cheese. Puto cheese. At saka nag-avail din kami ng Korean fish cake na hindi spicy. Dahil meron tayo, not spicy. Siyempre meron tayong spicy dahil mahilig tayo sa maanghang day. Meron din kaming kimchi, kung nakikita ninyo. Actually, itong kimchi nito ay free lang. Mamaya sasabihin namin kung paano siya naging free. Meron din kaming seaweeds. Free lang din siya. Kasi yung pick up namin, meron na siyang kasamang seaweeds eh. Ngayon, mag-i-start na tayo. Titikman na natin kung ano ang lasa ng mga in-order namin. Umpisahan namin ngayon dito sa non-spicy Korean fish cake. Okay. May Korean talaga, yes, no? Yes! Para alam nilang oh, galing sa Korea ko, no? Tikman na natin. Chopstick para feel na feel. Oo, tikman natin. Tikman natin with the carrots. Namiss ko yung fish cake kasi naalala ko yung manasasanggip tayo. Lagi tayo nagpi-fish cake eh. Sarap. Sarap. Namiss ko to. Namiss mo? Mm-mm. Oo, sarap niya. Yung lasa niya, halos pareho lang dun sa ano natin. Oo, sa mga samgip na pinupuntahan natin. Yung mga side dish nila. Tsaka malambot. Mm-mm. Fish cake ka ba? Bakit? Ang lambot mo eh. Parang mas malambot ka. Kanin please. Tsaka yung mga gulay-gulay niya. Ayan no. Yung mga gulay din. Tama lang yung timpla niya. Tingnan natin next. Spicy Korean fish cake. Tingnan naman natin yung spicy. Let's go. Okay. Tingnan natin yung spicy. So ayaw makuha. Kailangan sabay. Okay na ako dito. Ito na ang spicy. Hihipan! Huwag hihipan mo! Para sa akin, itong spicy nila, manghang, pero yung anghang niya kasi, tolerated eh. Diba? Hindi pa siya naninipa. Gusto ko pa naman nun, yung sinisipa ako. Ah, ganun? Gusto mo sipain na kita? Ha? Ah, okay. Walang ganun? Hindi mo naman kasi nilinaw. Walang ganun, Mars. Walang ganun. Walang ganun, Mars. Gusto ko lang sipa ng spicy. Mm. Walang personalan, Mars. May sama ka ng loob. Yung relasyon ba ninyo mag-jowa? Parang ganito kanghang. Hindi mamaya kimchi pa pala yan. Next namin ngayon ay kimchi. Favorite mo yan? Oo, kasi manghang. Ah, ganun. Tikman natin tong kimchi. Okay. Ayaw niya akong pakunin. Naamoy ko yung ano niya. Yung spiciness niya. Diba? Naamoy ko yung spiciness niya. Actually, kasi ako hindi ako mahilig sa kimchi. Sa totoo lang, hindi ako makain ng kimchi. Pero tikman natin. Grabe. In fairness ha, ang sarap ng kimchi na to ha. Kahit hindi ako make sa kimchi, pero marirecommend ko tong kimchi na to. Maanghang siya, pero masarap. Ito yung anghang na medyo sumipa na. Kanina kurot lang eh. Kaya nasabi ko, hindi ako mahilig sa kimchi. Pero, yung natikman ko tong kimchi na to, parang gugustuhin ko na ang kimchi. Ang sarap. Mm-mm, sarap. O teka lang, yung relasyon nyo ba ay parang kimchi? Bakit?
manghang na. Ay, gano'n. Parang medyo pinagpawisan ako. Tolerated din yung anghang niya. O, di ba nagmukbang tayong dalawa dito? So, ay, gusto ko to. Kanin. Highly recommended yung kimchi nila. Next naman namin na titikman ay itong tuna. Kimbap! May sausawan pala. Pero try natin na wala. Try natin na walang sausawan. Toyo yun eh. Sabay na tayo. Sige, sabay. Ito Cheers. Yung tuna kimbap. Si. Sabay, sinubo ko na. Ay, ang sarap din. Ang sabi ng tuna kimbap nila. Ba't ganun? Lahat masarap. Ang sarap ng timpla nila. Ang sarap nung gawa nila. Parang naano nila yung palasang Pinoy kahit na Korean yung binibenta nila. Totoo yun, oo. Korean yung food niya, pero kuhang-kuha niya yung panlasa ng mga Pinoy. Pinoy, oo. Ba't ganun? Ang sasarap ng mga food nyo. Korean banchan na, ang sasarap ng mga food nyo, ha. Walang harong charot. Totoo naman, masarap naman talaga. At saka ano ah, tuna. Bagi na bagi sa mga medyo tuna. Conscious sa ano, katawan, hindi katulad namin. Actually, bakit talaga sa mga hindi kumakain ng meat, pwedeng-pwede sa kanila to. Kasi may tuna ka na, meron ka pang fish cake. Tapos meron ka pang puto. Ang sarap! Panalo! Ang sarap talaga! Kahit wala na siyang toyo. Kasi may toyo yan, ayan o. Toyo ba to? Next na natin ay yung cheesy tteokbokki. Ito yung cheesy tteokbokki. Actually, kaya na pa ako takam na takam dito kasi itsura pa lang. Tinan nyo naman, itsura pa lang, sarap. Diba? Ang sarap na. May dalawang may itlog. Itlog pa. Oo, diba? Isang itlog lang yan, inati. O, basta may itlog. Ayan. Joy, oh. Itlog ka ba? Bakit? Kahugis mo eh. Hello, sabihin mo, may itlog ka ba? And shout out nga pala sa aking mga kultong itlog. Wow, may kultong itlog ako. Itlog. May kultong itlog ako sa mga hindi nakakaalam dyan. Shout out sa mga kakulto niyang itlog. Siyempre, ang aking mga kultong itlog, si Jovrael Vlog, si Brother Louie, si Dog Like TV, Ronchil Polin TV, Urban Creative Lifestyle, Hugoterong Palaka. Wow, dami mong ka-itlog ah. Marami akong kultong itlog. Anong itlog yan? Basta kulto ko yun. Parang nakakatakot sumali dyan. Hi ayan. Mga kakultong itlog! O, tikman na natin itong cheesy tteokbokki nila. Akin yung isang itlog. Okay, sige. Wow! Parang ano siya, no? Parang Bake Mac! Kamag-anak niya lang look yan. Look ko. Parang siyang Bake Mac. At saka yung amoy niya, parang Bake Mac talaga. Grabe mo. Ang bango. Sarap. Kunin natin ang itlog dahil itlog daw tayo. Ayong itlog yan. Sticky pala siya. Parang rice cake yung ano niya. Kasi first time kong makatikim ng tteokbokki. Oh, ako din, first time ko yung makatikim ng ano cheesy tteokbokki. Yung parang pinakagitna niya, rice cake. Parang tsaka rice ano din siya, spicy din. Pero yung spiciness niya is, ano din siya, tolerated. Diba? Tolerated din. Bigyan ng lasa si Bake Mac. Parang kamag-anak talaga niya. Pero ang sarap pa din. Oo nga eh. Ang sarap pa din. Bakit ganun? Ang sarap ng timpla niya. Ang sarap. Ang sarap din pagkakagawa, pagkakaluto. Shoutout po kay may-ari ng Korean Banchan. Oo, shoutout nga pala ha. You're the best. You're the best talaga, Korean Banchan. Next time po, may discount na ako. Siyempre sa aking friend na si Ina, Korea ha. Shoutout ng bonggang-bongga sa'yo ha. Sarap, ang sarap. Itlog. Lambot. Lambot, promise. Bagay yung sauce niya dun sa itlog. Oo, bagay. Itlog. Yung price talaga niya is worth it naman kung ganito kasasarap yung mga food. Uy, ano yun? Kasi nung bata ako, dapat hindi daw nagsasayang ng pagkain kasi maraming batang nagugutom. Last na yung puto cheese nila. Ayan, tikman natin yung puto cheese. Okay. Ayan, dahil hindi ko siya ma-chopstick, tinuso ka na lang. Ayan, puto cheese. Puto cheese. Ito yung normal na puto. Ano din siya? Manamis na miss ng konti. Panlasang Pinoy din. Di ba sa masarap siya? Sarap sa dinuguan. Grabe, sarap ng gawa ni Korean Banchan. Dahil may seaweeds dito, tikman yung seaweeds. Hindi ako mahilig sa seaweeds. Siya lang. Ah, gusto ko ng seaweeds. Sarap talaga yung puto na may cheese sa taas, no? Kasi parang nawawala yung umay. Sa lahat ng anghang na nakain mo, ihuli mo si puto. Bagay na bagay. Actually, lahat naman talaga masarap. Ang final verdict. And highly recommended yung mga food nila. Yung mga prices nila, etong fish cake na spicy,
at saka non-spicy, 120 pesos. Itong cheesy tteokbokki nila ay 150. Wow, mura. Pero ang sarap pa. Itong kimbap nila na tuna ay 100 pesos. Itong puto nila na isang dosena, 60 pesos. Itong kimchi nila free lang to. Pag naka-worth 500 pesos ka sa kanila. Meron din silang free nga din na seaweeds. Meron din silang binibentang kimchi din talaga. Tinan nyo na sa Facebook page nila at meron silang kimchi fried rice. I-check nyo na lang yung Facebook page nila. Nandun lahat ng mga details kung gusto nyo ring umorder sa kanilang mga Korean food. All in all, ayun, masarap lahat. Highly recommended lahat ng food nila. Thank you sa Korean Banchan. Ito nga pa rin yung kanilang Facebook page. Yan ang Facebook page nila. At syempre, ito rin yung Facebook ng aking friendie na si Ina Korea. Gaya ng sabi ko, ilalagay ko na sa description box yung contact details para kung gusto nyo umorder, contactin nyo na lang siya at kung paano maka-order. So yun, mga kapigis, hanggang dito na lang. Maraming salamat muli sa inyong pagsama sa amin, sa aming paglapang. At saka sa susunod naming mga video, sana ay muli pa rin namin kayong makasama. Yun lang at... Bye! Bye!